May narinig akong kwento and I know this is worth sharing, kaya isi-share ko ho sa inyo. Meron daw isang lalaki na gustong mapag-isa at makapag-muni-muni. Kaya ang kanyang ginawa, sumakay siya ng bangka. At doon, sa gitna ng lawa, pumikit at sinimulang damhin ang kapayapaan sa kanyang paligid. At makalipas lamang ang ilang minuto, nag-e-enjoy na siya sa katahimikan na kanyang nararamdaman. Nang biglang may bumunggo sa bangka na kanyang sinasakyan, habang nakapikit pa rin ang mga mata, naramdaman niya ang unti-unting pag-igting ng kanyang galit. Kaya inihanda niya ang kanyang sarili upang pagalitan ang nasa bangkang bumunggo sa kanya. Subalit, nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang bangka na wala namang nakasakay pala at maaaring napadpad lamang papunta sa kanya. Sa pagkakataon na yon, nagkaroon ng pagkaunawa sa sarili ang lalaki. Napagtanto niya na ang galit ay nasa kanyang sarili. Ito ay nasa kanya at naghihintay lamang ng sinumang bubunggo upang makalabas. Mula noon, kapag may mga taong nakakairita sa kanya o kaya naman ay ginagalit siya, ipinapaalala niya sa kanyang sarili na ang taong yon ay bangkang walang laman o hungkag na bangka at ang galit ay nasa kanyang sarili at siya ang may kapangyarihan para kontrolin yaon. And this is very true. Kapag tinignan ho natin ang ating mga sarili, bakit nga ba tayo nagagalit? Kasi ginalit tayo. Kasi na-offend tayo ng ating kapwa. Masama ang loob natin. Sino ang talo? Tayo, di ba po? When in fact, ang galit pala, if we really think about it, ang galit ay sa atin din nagmumula. Ito ay pwede nating kontrolin. Pwede nating piliin na baliwalain at huwag pansinin ang galit na ating nararamdaman at piliin ang payapang kalooban para hindi tayo naaapektuhan. At dahil sa istoryang yan, naririto ang ilang mga makatotohanang payo na magandang ipaalala sa ating sarili kapag nararamdaman natin ang galit na umaalsa sa ating mga damdamin. Number 1, pamahalaan ang iyong galit. Dahil may mga tao talagang hindi kayang pamahalaan ang masama nilang ugali. May mga tao talagang wala sa hulog. May mga tao talagang nakakainis. May mga tao talagang nakakarindi. Pero normal yon sa mundo na ating ginagalawan. Kailangan nating tanggapin na hindi natin pwedeng hanapin ang ating sarili sa iba. Magkakaiba tayo ng mga pananaw sa mga bagay-bagay. There are things na okay sa atin, pero hindi sa iba. O kaya naman, okay sa kanila, hindi okay sa atin. At dahil dito, malaki ang posibilidad na mainis tayo at magalit. But then again, remember, kailangan nating pamahalaan ang ating galit dahil may mga tao talagang kakaiba. Pangalawa, ang pagkagalit ay pagpaparusa sa ating mga sarili sa kamalian ng iba. Kung tayo po ay nagagalit, ginagantihan natin ang ating sarili sa kasalanan ng iba. Ibig sabihin, kapag tayo ay nagagalit, bagaman at may pinatutungkulan na iba ang ating galit, ang sarili pa rin natin ang nahihirapan. So ang bottom line, sarili natin ang nagdurusa sa sala na hindi naman natin ginawa. Pangatlong tip natin, walang solusyon na maiaalok ang galit. Walang patutunguhan ang ating galit kundi pagkasira lamang ng relasyon sa ating kapwa. At ang pinakamasama pa, kapag tayo ay nagagalit,
Gusto natin, di ba, na kahit sa mga salita man lamang, mawasak natin ang taong sanhi ng ating pagkagalit. Tapos pag tayo ay nahimasmasan, pagsisisihan natin ang lahat ng ating sinabi. Subalit, kahit na ano ang pagsisisi na ating gawin, hindi na natin mabubura ang mga salitang namutawi mula sa atin. At kahit na humingi pa tayo ng patawad, hindi rin noon binubura ang katotohanan na tayo ay nakapanakit na. So ano ang pinakamaiging gawin? Colossians 3:13, "The Lord has forgiven you, so you must also forgive." Ephesians 4:32, "Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you." Forgive and you will be forgiven. Sana po ay nakapulutan ninyo ng aral ang ating tips ni GM sa linggo ito. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, please don't forget to like, subscribe, and turn on the notification bell for more of our videos. Thank you for watching Tips ni GM.